Kamusta Tagumpians? Welcome sa ating open class para sa MDL1 or ang tinatawag na Blended Distance Learning Modality. Ako po, si Mrs. Jenilyn M. Alto, ang iyong Mathematics 7 teacher. Ano nga ba ang Blended Distance Learning Modality? Ngayong taon lamang tayo nagkaroon ng ganitong modality. Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa Online Distance Learning o ODL at sa Printed Modular Distance Learning o MDL2? Alamin natin. Sa pagsisimula ng enrollment para sa grade 7 students ay nagkaroon tayo ng survey kung anong modality ang gusto ng ating mga mag-aaral. Ganon din ng kanilang mga magulang. Pagkatapos nito ay inilabas na ang listahan ng mga estudyante, kanilang section, at ang pangalan ng kanilang advisor o guro. Dahil sa ang mga incoming grade 7 ay nagmula sa iba't ibang paaralang elementarya na malapit sa ating paaralan, hindi naging madali na ipunin ang mga mag-aaral sa kanilang section. Ngunit sa tulong ng mga social media platforms ay nabuo natin ang Facebook group. Ito ang private FB group ng mga section sa grade 7 under the Blended Distance Learning Modality. Bumuo din tayo ng messenger group chat upang mas mapadali ang pag-update sa ating mga mag-aaral. Dito, pumapasok ang online learning. Dahil sa pamamagitan ng mga platforms na ito at ng iba pang learning platforms, ay magkakaroon ng direct access ang estudyante sa kaniyang guro. Ganun din, ay madaling maaabot ng guro ang mga estudyante, lalo na kung may mga lesson silang hindi naiintindihan. Ang mga mag-aaral din sa Blended Distance Learning Modality ay makakatanggap pa rin ng mga printed materials na gagamitin din nila sa pag-aaral. Makakakuha sila ng weekly home learning plan, learning answer sheet, at self-learning modules. Ang Weekly Home Learning Plan o WHLP ang kanilang guide sa mga gawain o learning tasks para sa araw na iyon. Ang Learning Answer Sheet naman o LAS ang magsisilbi nilang test paper kung saan nila isusulat ang kanilang mga sagot para sa mga learning tasks, sa kanilang performance tasks, reflection part para sa araw na iyon, at ang mga weekly summative test. Ang SLM naman o mga self-learning modules ay maaari nilang gamitin kahit hindi na oras ng kanilang klase. Sa pagpasa ng printed materials, maaari nila itong dalhin sa paaralan sa schedule na ibinigay para sa kanila. Ngunit kung hindi sila makakapunta sa paaralan upang ipasa ang mga printed materials, ay maaari din nila itong ipasa online sa kanilang guro. Nauunawaan natin na ang mga mag-aaral sa Blended Distance Learning Modality ay may access sa internet, ngunit ito ay limitado. Kaya ginagawa natin lahat ng paraan para i-maximize ang teaching learning process sa ganitong pamamaraan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa Open Class para sa Blended Distance Learning Modality ng Grade 7. Maraming salamat, Tagumpians!